ko na yung intro ko at pasensya na masyadong maingay talaga. At yun na nga, ito na sila, nagsiswimming na. Ayan na. At kanina nagsimba muna yung kaugalian sa gagawin every Sunday. So, thank you.
katapatan at patuloy mo pala nararamdaman sa amin. Thank you.
Amen. Since birthday si tayo, bakit nagkaroon ng ganitong tema? Dahil ang buhay natin hindi natin hawak. Dapat lagi tayong sinasamantala natin lagi ang mga pagkakataon. Dahil ang hawak lang natin ay ang panahon ngayong araw. Bukas hindi natin hawak. Kaya hanggat may pagkakataon ay magawa natin kung ano ang nais magawa ng Panginoon. Sense of urgency. Pangalawang tema. Ito po yung work while it is day. Gumawa tayo habang may panahon pa. Ang araw ay lilipas. Sa gabi, hindi na tayo makakagawa ng masyado kasi madilim. Pero ang ibig sabihin nitong temang ito, hanggat binibigyan ka ng lakas ng Diyos, hanggat binibigyan ka ng buhay ng Panginoon, gamitin mo yan para sa kanyang karangalan. Amen. Maglingkod ka sa Panginoon. Ang pangatlong third anniversary po natin, ang iba rito ay wala pa. Yung mga nagsimula dito sa ministry, makakarelate dito. Amen. Ang pangatlo, yung nag-amen na yun, hindi ko inabot niya na ito eh. Amen. The harvest is plentiful, but the workers are few. Alam niyo po ba? After na magkaroon ng ganitong tema, nagpadala Diyos ng napakaraming manggagawa. Amen. Bakit ko po ito inipon-ipon? Although na hindi na po ito ang original na picture niya, pero ito po yung kanyang tema. Work. The harvest is plentiful. Until now, ang ubasan, ang anihin ay hinog na. Amen. Kulang ng mga manggagawa para mag-ani. Kaya ini-encourage ko po kayo mga kapatid, kung meron kayong o kung kinakausap kayo ng Diyos na sinasabi siya ng Panginoon, ialay mo ang buhay mo. Ilang taon ka na ngayon, kung ikaw ay 50 anyos, ang 50 anyos, ginugod mo na sa iyong sarili. Panahon na para ibigay bang nalalabing buho at taon mo sa Panginoon. Amen. Ibigay mo sa Panginoon. Pang-apat, ito po yung pinakamalaking impact na tema. Amen. The best is yet to come. Amen. At dumating na, magkasunod na tuloy yan, yung 5th anniversary. The best is yet to come. Hanggang ngayon, naghihintay pa rin tayo ng tapis sa buhay natin. Amen? Pang-anim. Limitless. Hallelujah. Walang vision. Walang sukatan. Kapag ang Diyos ay gusto kang pagpalain, hindi niya susukatin. Kung sino ka, ano ka, kung ikaw ay gumagawa ng buong buhay sa Panginoon, ang titingnan niya, pagpapalain ka niya. Amen. Gusto ka lang niyang pagpalain. Limitless ang pagmamahal ng Diyos, limitless ang blessing ng Panginoon, limitless ang lahat sa Panginoon. Ngayon, saan tayo? Sa Panginoon. Amen? At ang pangpito, serving a limitless God. Maglingkod sa walang hanggan o hindi kayang sukating Diyos. Alam niyo, nakikita ko sa buhay natin, lahat po tayo ay gustong pagpalain. But the question is, how and when? Ang Biblia sinasabi rito, ang tao pinagpapala kapag siya ay nagbibigay lugod sa Panginoon. Amen. Kapag pinapahalagahan niya ang gawa ng Diyos sa kanyang buhay. Hindi lang tayo kailangan maging perpekto. Walang perpektong tao. Pero ang kailangan natin, magsikap na sumunod sa kanila ng Diyos. Amen? Ito po yung pangpito, pangwalo. Great is thy faithfulness. Dakila ang kanyang katapatan. Kahit hindi tayo tapat, tapat ang Diyos. Amen. Kahit hindi ka tapat, tapat ang Diyos. Amen? At ang lahat, ito pong nakarang taon. 9. Growing stronger. Habang tumatagal, habang lumalakas, habang lumalago, lumalakas. Amen? Ang mga manggagawa ng JLAC Montalban, kayo po ba ay agree sa mga tema natin? Amen! Kayo po ba ay lumalago habang tumatagal? O tumalakas habang lumalago tayo sa pananampalataya? Amen! At ito po, ngayon po ay ang tema ng pangkalahatan ng JLAC. So,
Level up. Pero bakit ang tema natin dito sa Montalban, the greatness of God? Ah, pastor, hindi ka sumusunod sa mandato ng ano, ng kapangkalahatan. Hindi po totoo yun, mga kapatid. The greatness of God causes us to live enough. Hindi natin kaya mag-level up hanggat wala ang Diyos sa buhay natin. Kahit anong gusto natin mag-level up, kahit anong gusto mong umunlad ang buhay mo, kapag wala ang Diyos, dapat lang na ang Panginoon ang lagi natin kinikilala. Amen? Oh, lahat tayo ay pwedeng mabigo sa lahat ng ating mga gagawin kapag hindi natin kinilala ang kanakilaan ng Panginoon. Kaya ito po ang magiging gabay natin. Dito po sa Love in Action Ministries, JLAC Montalban. Ito ang magiging gabay natin ngayon. Lagi natin isa sa puso na ang Diyos ang gumawa ng lahat ng ito. Amen. Hindi ikaw, hindi ako. Nagtagumpay tayo, pinagpala ng Diyos ang gawain dahil sa Kanya. At gusto natin laging mabibigay sa Panginoon ang karangalan, ang kapurihan. Kaya na ang kadakilaan ng Diyos, isang dekada sa kadakilaan ng Diyos, naging dakilaan ang Panginoon sa buhay ng church na ito. Doon po sa mga hindi pa nakaabot na masimula ng gawain ito, alam niyo kung paano ito nagsimula. Hindi po madali ang simulan ito. Kaya nga kapag nakikita ko ngayon, nakita niyo po nang ipanalangin ang mga manggagawa, gaano kalaking kagalakan sa ating mga pastor na yung ating ipinanalangin, pinagpagalan, ay nagbunga. Amen. Ang hirap magpagal na wala pong bunga ang ating pagpapagal. Bakit nagbunga ang ating pagpapagal? Dahil ang Diyos ay dakila. Amen. Ang Diyos ay dakila. The greatness of God causes us to live up. Kaya ba nung ano natin? Ito ang dahilan kung bakit tayo nag-level up. Ito rin ang dahilan kung bakit kailangan mong mag-level up. Dahil ang Diyos ay hindi nahuhuli. May pangangailangan ka ngayon? Ang Diyos hindi mahuhuli. Amen. Iisipin mo kapatid, nahuli na yata at tagal ko nang hiningi, kailan man ang Diyos hindi nahuli. Alam niya kung kailan ang timing niya. Alam niya kung kailan ibibigay sa iyo ang dinidesire mo. At pangalawa, hindi ho tayo naglilingkod sa Panginoon dahil sa anumang bagay. Naglilingkod tayo sa Panginoon dahil siya ay karapat dapat paglingkuran. Dahil siya ay may karapatan tumanggap ng paglilingkod at pagpupuri ng kanyang mga anak. Amen? Kaya kung ikaw isang Kristiyano o ikaw ay isang taong may takot sa Diyos, dapat alam mo ang perspektibo mo. Bakit ka naglilingkod? Bakit ka nandito? Ano ang nasa puso mo? Ano ang dahilan? Bakit ka narito? Dapat alam mo, yung sinasabi na the meaning of life, dapat natuklasan mo yan. Ano ba ang kahulugan ng buhay? Ito ba ay paghahanap buhay lang araw-araw sa pamilya ko? No. Dapat natuklasan mo yung accurate na plana ng Diyos sa buhay natin. The greatness of God. Kaya pinagpala ang church dahil ang Diyos natin pinaglilingkuran ay dakila. Amen? Buksan po natin ang ating mga Biblia dito po sa 1 Chronicles chapter 29 verse 10 to 13. Guys, welcome back to my channel. Nandito tayo ngayon sa anniversary na aming simbahan ng JLAC at meron kaming ano dito, may swimming at yung kanina nga hindi ako nakapag-intro kaya ito na yung intro ko at pasensya na masyadong maingay talaga. Eh yun na nga, ito na sila, nagsiswimming na. Ayan na. At kanina nagsimba muna yung kaugalian sa gagawin every Sunday. Ako, babe! Go!
sis ha. Kita! Kuya Jok! Hoy! Nakasigla! Nakita ko! Bigla ko nga sis! Isa ba sis? Sakit sa ilong? Oo, true. Hoy, itan. Lublub. Gorens! Gorens! Dali na, dali! Dali na! Dito, darisig! No! Darisig! Jok, jok, asan lang sa babida mo? Boy! Photographer? Dayla! Dayla, dito yung mana. Tingin na naman. Yay! Kita! Kita! Sim! Sim! Pare, yawa! Sakit! Tilab! Talon! Lumubog ka talaga pa. Talon na! Talon! One! Hoy! Inok na kayo. Malubog ka ba? Six! Ang saya-saya nila. Nagdadala ng camera pero hindi siya marunong lumangoy. Ayan! Masyadong maingay lang. Nakikita pa ka swimmer ko, sis! Wala, dyan di mo ako. Sis, kaminig mo yung arak mo, sis! Thank you.
Oh my God, ang laki, ang laki. Laki ng braso. Sis, singgit ka, sis. 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 Paano ginibot pa? Sis. Sis, kamusta, sis? Ano yung experience, sis? Ano yung experience? Di ba ka-swimming dahil? Meron tayong monthly dollar, sis. Tignan ka na. Oy, sis, ang layo na nila, sis. Oh, go, Kuya Jok. Saka lang. Pupunta tayo sa wisdom. Ako nga, be. Ako daw. Sa ilalim. Sa ilalim, sa ilalim. Sa ilalim, be. Go. Go. Sa kanya. Sis, kamusta experience dalawang batay-batay? Oh, tingin-tingin. Hi ka muna. Titan! Titan! Wow! Pateras ah! Oy! Oy, ang pangit, friend! Ang pangit! So, sis! Montage. 1, 2, 1, 2, 3, go! Lamig na, sis. Ano, sis? Kamusta? Lamig ka na, sis? Para sa may sukat ng dito. No diving. No diving. No. Sis, no diving, sis. Ah, no diving. Ay, ang laki. Hey!
nagkakaw? One! One! Kita dyan ka na! One, two! Why? Wait lang, ikaw nga! One, two! Uy,
Hello.